Hey, what's up mga bro? Lonzo Ball. Dinarap siya ng LA Lakers bilang second overall pick noong 2017 NBA Draft. At kasama nga siya sa mga young core ng LA Lakers kasama itong si Kyle Kuzma at Brandon Ingram. Sinasabi nga na silang tatlo nga daw ang magiging future ng LA Lakers sa mga darating na taon. Pero nito lang season ng NBA ay kasama nga itong si Lonzo Ball sa package deal para i-trade sana dito kay Anthony Davis mga bro. Mabuti na nga lang at hindi pumayag itong New Orleans sa offer ng LA Lakers. At buti na lang din ay umatras na sa pagkuha dito kay Davis itong LA Lakers. Dahil halos lahat nga ng players nila ay balak i-trade para lang kay Anthony Davis mga bro. Sabi nga ng iba ay isa nga daw bust itong si Lonzo Ball. Meron namang nagsabi na mala Jason Kidd nga daw ang laruan ito ni Ball. Pero ngayon ay napapabalitang nag-uusap na nga ang panig ng LA Lakers at ng Chicago Bulls para sa trade na magaganap kay Lonzo Ball mga bro. Pero bago nga natin ituloy yan mga bro ay hihingi lang sana ako ng favor sa inyo na please like, comment, and subscribe mga bro para sa pagsuporta sa ating channel. Alam naman na natin na maraming star players na nga ang nasayang nitong LA Lakers. Isa na nga dyan ay itong si Jordan Clarkson na nag-a-average ngayon ng 16.8 points per game, 3.3 rebounds per game at 2.4 assists per game. Sumunod itong si Julius Randle na nag-a-average ngayon ng 21.4 points per game, 8.7 rebounds per game at 3.1 assists per game. At itong pinakasinayang ng Lakers na si D'Angelo Russell na ngayon ay naging NBA All-Star ngayong season at candidate bilang maging Most Improved Player ngayong season na nag-a-average ngayong season ng 21.1 points per game, 3.9 rebounds per game at 7 assists per game. Tapos nakapasok pa ng playoffs itong Brooklyn Nets tapos natalo pa nila itong Sixers sa Game 1 ng playoffs mga bro. Sinabi ko nga kanina mga bro na nag-uusap na itong panig ng Bulls at Lakers. Ukol nga dito sa possible trade kay Lonzo Ball. Balak ngang i-trade ng Chicago Bulls itong si Chris Dunn para dito kay Lonzo Ball. Si Chris Dunn ay isang defensive type player. Pero ang mas kailangan ngayon ng Chicago Bulls sa isang point guard, yung kayang i-involve yung teammates niya at the same time ay kaya din kumuha ng puntos. Ngayong season nga ay nag-a-average itong si Ball ng 9.9 points per game, 5.3 rebounds per game at 5.4 assists per game. Samantalang si Chris Dunn naman ay meron namang 11.3 points per game, 4.1 rebounds per game at 6 assists per game ngayong season. Ngayong season din ay na-injured nga itong si Lonzo Ball sa left ankle at nakapaglaro lamang ng 47 games nitong season mga bro. Sayang nga yan mga bro dahil mahalaga itong si Lonzo Ball sa Lakers. Nung hindi pa nai-injury itong si Lonzo Ball ay maganda nga yung ikot ng bola kapag si Lonzo nga ang nagmamanage ng plays ng Lakers. Pero hindi lang sa pagpasa magaling itong si Lonzo Ball. Dahil hindi lang napapansin sa kanya yung lakas nitong dumipensa. Kayang-kaya niya ngang mag-lock up ng isang player, masipag humabol ng bola itong si Lonzo, kaya niya ring mag-chase down block tapos harap-harapan na blanka mga bro. Si Lonzo Ball nga ay isang second year player pa lang sa NBA. Marahil itong dalawang season niya ay maraming ang mga fans ang hindi satisfied sa laro niya. Pero ako mga bro ay sa tingin ko naman ay okay pa rin naman yung inilalaro niya sa Lakers. Marahil sobrang hype lang talaga niya sa social media, kaya mataas yung expectation ng mga fans sa kanya. Kaya sinasabi din ng mga ibang fans na kapag na-trade itong si Lonzo sa ibang team sa NBA, ay baka nga dun lumabas yung tunay na laro ni Lonzo Ball. Dahil mas bababa nga yung expectation sa kanya. Noong high school itong si Lonzo Ball ay nag-a-average siya ng triple-double mga bro na merong 23.9 points per game, 11.5 assists per game at 11.3 rebounds per game. Grabe yan mga bro. Sabi nga ng kanyang tatay na si LeVar Ball ay worst move nga daw ito kung gagawin ng LA Lakers na i-trade itong si Lonzo Ball mga bro. If they want to trade him, trade him. It'd be the worst move they ever made. How's that? Worst move they ever made. If they want to trade him, trade him. If you don't want to trade him, keep him. He gonna do his thing. Right. I'm not worried about no trades here or there. My boys, all three of them gonna play on the same team at one time. Whether they do it or not. I'm gonna stay with that to the end. I'm not worried about no trades. Message for Magic Johnson. Like I said, somebody will take all three of my boys. And whoever do, guess what? Championships all day. Kayo ba mga bro, lalo na sa mga LA Lakers fans dito sa ating channel? Napapayag ba kayong i-trade si Lonzo Ball? I-comment nyo lang yung opinion nyo sa baba at babasahin ko lahat yan mga bro. So ayun lang mga bro, para sa video natin for today,
If you like the video again, please press the like button at mag-subscribe sa ating channel, mga bro. Maraming salamat sa panonood nyo, mga bro, and this is your bro saying peace, bro.